Hallelujah. Glory. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Napakaganda mga kapatid na ang bawat umaga ay binibigyan natin ng pansin po na sa ayon salita po ng Panginoon. Ang devotion natin, ang morning devotion natin mga kapatid, dahil nga sabi ng Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind. Kailangan daw po bagong araw, dapat laging bago ang ating pag-iisip patungkol sa Diyos, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, sa umagang ito, nais ko dalhin sa inyo ang mensahe ng Panginoon. Sabi po ng Jonah, chapter 1, verse 11 to 12. Nasa screen po yung English na version. Basahin ko po sa wikang Tagalog, mga kapatid. Na magkagayoy, sinabi nila sa kanya, anong gagawin namin sa iyo upang ang dagat ay tumahimik sa atin? Sapagkat ang dagat ay lalong-lalong umuunos. In verse 12, at sinabi niya sa kanila, ako'y inyong buhatin at ihagis niyo ako sa dagat, at gayon ang dagat ay tatahimik sa inyo, sapagkat talastas ko na dahil sa akin dumating ang malaking unos na ito sa inyo. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita, kayo po ay sandaling makakaupo mga kapatid. Hallelujah. Sabi po ni Jonah sa verse 12, sapagkat alam ko that this storm is my fault. Mga kapatid, ang panahon ngayon ay tagbagyo, di ba? At ang sabi po, ang tao ay inihahali tulad niya ang bagyo sa mga unos ng buhay, sa mga problema, sa mga trials in life. Dahil alam natin na ang bagyo ay hindi isang perfectong condition. Lagi po may discomfort, lagi may inconvenience. Hindi madaling pumunta sa gusto mong puntahan kapag bumabagyo. Marami ang nakakancel na appointments. Gayun nga ang mga estudyante ay laging nag-aabang ng hashtag walang pasok. Pero ang mga magulang ay hindi naman din ganoon nasisiyahan dahil hashtag may bound pa rin. At ang mga sudyante, hindi naman nagpabalik ng naibigay na, di ba mga magulang? At alam niyo po, ang mundong ito ay negatibo ang pag-iisip nila tungkol sa bagyo. Pero sabi nga, depende po yan sa ating perspective sa pagtingin sa bagay-bagay. Dahil minsan pwede din naman natin tingnan na ang bagyo ay positibo, lalo po sa mga magsasaka. Dahil ito po ang perfect timing sa kanila upang magkaroon sila ng mabuting pagtatanim at bandang huli po ay sila ay mag-aani, di ba mga kapatid? Ang ilang mga occupation in life ay nangangailangan ng bagyo upang masatisfy yung kanilang mga gustong output. At buminsan naman may mga positibo rin tayong pagtingin na ang ulan sa ating mga buhay ay parang ulan ng pagpapala, hindi ba mga kapatid? Depende po yan sa ating pagtingin. At kanina nga noong pag-ising ay na-realize ko na bakit hindi nga naman natin tingnan ang bagyo bilang isang magandang bagay. Pwede natin isipin na ang bagyo ay parang pagmamahal ng Panginoon sa atin mga kapatid. Ang bagyo na ayaw papigil, na kahit anong gawin natin ay ayaw tumigil mga kapatid. That is God's love with determination. Yung pagmamahal sa'yo ng Diyos na kahit ano pang gawin mo ay hindi mo kayang pigilan, mga kapatid. Pero sa umaga nito, ang ating pag-uusapan ay ang bagyo na kung saan ikaw mismo ang maaaring nakapag-create sa iyong buhay. Hindi kagaya ng bagyo ni Job na isang bagyo upang subukin ang kanyang pananampalataya, kundi isang klase ng bagyo na ikaw mismo ang nag-brought upon yourself. Sa umaga nito sa bawat isa sa atin, anong gagawin natin? What if the storm is your fault? Sabihin mo kaya sa iyo sarili, paano kung ang bagyo ay dahil sa akin? Praise the Lord. Hallelujah. Dahil po ang mga kapatid, sabi po niya Matthew chapter 5 verse 43 to 45, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. At ito po ang kanyang sinabi, for he causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. So ibig sabihin mga kapatid, dapat daw hindi tayo judgmental mga kapatid, na iisipin natin na kaya lang may bagyo sa buhay ang isang tao ay dahil may masama siyang ginawa.
Dahil kahit po ang isang tao ay righteous, ang Diyos ay nagpapadalaman din ng bagyo sa iba't ibang kaparaanan. Ang sabi po, God sends rain on the just and the unjust alike. Hallelujah. At ang importante, mga kapatid, nating tanong, what if the storm is my fault? In calming those storms, the best place to begin is with the reasons for the storms. Kumisan daw po pag may bagyo sa ating buhay, ang lagi lang natin unang naiisip ay ano ang solusyon, paano ako makakaalis sa problema ang aking nalalagyan. Pero kuminsan daw mga kapatid, hinahayaan ng Diyos ang bagyo dahil meron siyang gustong maintindihan at matutunan ang bawat isa sa atin. At ang unang step para tayo mga kapatid ay makaalis doon sa ating kinalalagyan ay hindi talaga yung cure na lagi natin hinahanap, kundi yung ma-realize natin ano ba ang reason, ano ba ang nagiging dahilan bakit may bagyo sa ating mga buhay. At lagi natin isipin mga kapatid na ang pagmamahal ng Diyos ay sobra-sobra at hindi ito ang dahilan, ang mga bagyong ito, kung saan naisip natin minsan na ang Diyos yata ay nagbibigay ng parusa sa akin para maging patas kami. No, mga kapatid, God does not get even with us through storms. Ang Diyos ay hindi nagsasabi na, oh ayan, ito na ang bagyo, quits na tayo. Di mo ako sinunod, hindi mo sinunod yung aking mga utos, quits na tayo, yan yung bagyo. Hindi mga kapatid, ang Diyos po ay hindi natin kagayang mga tao na palaganti na kung anong ating ibinigay, sa anong sakit na ibinigay sa atin ng ating kapwa ay gayon din ang sakit na gusto natin ibigay. God does not get even with us through storms. Kaya huwag natin isipin na pag tayo ay nasa kahirapan, mga kapatid, ay lagi natin maisip na hindi na yata ako mahal ng Diyos. Hindi yung totoo, mga kapatid. Ang sabi po ng Psalms 103 verse 3, He forgives all my sins and heals all of my diseases. Kahit pasaway ka, kahit hindi mo sinusunod minsan ang utos ng Diyos, He still forgives if you repent, and He still heals all your diseases. Nabubuhay pa rin tayo, mga kapatid. Tayo pinapatawad pa rin ng Panginoon despite everything. Dahil ang Diyos po ay mapagmahal, and He does not get even with us through the storms of life. Tandaan natin, mga kapatid, na yung justice sa ating mga kasalanan ay nakuha na noong ang Diyos po ay nagbayad sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi po ng Isaiah 53 verse 6, The Lord has laid on Him the iniquity of us all. We have left God's paths to follow our own, yet the Lord laid on Him the sins of us all. Mga kapatid, ang Diyos na po ang nagbayad ng lahat ng ating mga kasalanan. At hindi yung mga pagkukulang natin, mga kapatid, ang magiging dahilan upang mawala ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, Sister Dada, bakit nga ba, ano nga ba ang reason for the storm in my life? Focus not only on the cure, but the cause. Nasabi po, mga kapatid, ng Hebrews chapter 12, verse 6, For the Lord disciplines Him who He loves. Dahil dinidisiplina po ng Diyos ang mga taong Kanyang iniibig. God allows the storm to bring you to your senses. Mag-iisip ka, bakit ganun? Napakaganda naman ang pangyayari sa aking buhay. Biglang-bigla, unforeseen event ito. Hindi ko ina-expect na may ganitong pagsubok akong dadaanan. Parang ang dami ng blessing sa isang igla. Biglang na-shock ako sa bigsa nangyari. I did not see this coming. God allowed it. Hinayaan ng Diyos ang bagyo to bring you sometimes to your senses. Bakit? Hindi dahil pinaparusahan ka ng Diyos, kundi dahil mahal ka niya at gusto niya na ibigay sa iyo yung dapat mong valuable lesson para magpatuloy ka sa paglilingkod sa Kanya. Hallelujah! Ang napakagandang bagay na dapat nating maunawaan, mga kapatid, hindi nag-aalaw ang Diyos na isang bagay sa ating buhay na hindi sasapat ang Kanyang mercy and grace. Sabi nga po, mga kapatid, sa ating verse na binasa in Jonah chapter 1, 11-12, si Jonah, mga kapatid, ay tumakas sa presensya ng Panginoon upang gawin ang kanyang sariling kagustuhan. At hindi niya sundin ang calling na binigay sa kanya ng Panginoon. At siya, mga kapatid, ay natrap sa isang sitwasyon na nadamay ang ibang tao. Yung barko na kanyang sinasakyan ay lulubog na. Nagpadala ang Diyos ng napakalakas na ulan ng isang bagyo, mga kapatid. At nagtanungan ng mga tao doon sa barko, ano pwede nating gawin? Sino ba dito ang makakaisip ng pwedeng solusyon? At naramdaman, nalaman, na-realize ni Jonah na ang Diyos ang nagpadala ng bagyo. At sinabi niya sa binasa natin, itapon niyo ako sa dagat.
Dahil ako ang dahilan, kaya may bagyo. Ako ang reason, kaya may problema. Sabi niya, itapon niyo ako sa dagat. At alam niyo mga kapatid, hindi doon natapos ang biyaya ng Panginoon. Dahil nagsabi po ng Jonah chapter 1:17, but the Lord provided a great fish to swallow Jonah, and Jonah was inside the fish 3 days and 3 nights. Sabi mga kapatid ng chapter 17, the Lord prepared a big fish for Jonah. When the storm is your fault, God still loves you, kapatid. God still wants to save and make a way of great escape for you. Kahit na sa isip mo, hindi ka na mahal ng Diyos at parang hindi ka niya kayang tulungan, kita niyo ang ginawa ng Diyos kay Jonah, mga kapatid. He prepared a great fish. Handang saluhin si Jonah dun sa moment na inaccept niya sa kanyang sarili ang kanyang pagkukulang at pagkakamali sa Diyos. At tinanggap niya na siya ay may pagkakamali at kailangan niya ng isang tagapagligtas. When he threw himself into the water, alam niya na on his own, he cannot outrun God, mga kapatid. At nung sumuko na si Jonah sa calling at will ng Lord sa kanyang buhay, nandiyan ang great fish upang saluhin si Jonah, mga kapatid, at nagkaroon ng great way of salvation sa kanyang buhay. Hallelujah! It is mercy without measure, mga kapatid. Ganyan po ang Diyos sa ating mga buhay. At ang mensahe sa atin ng Panginoon is that kung nasaan man tayong bagyo sa ating mga buhay, mga kapatid, let us check within ourselves. Ito ba ay bagyo na sinusubok lang ang aking pananampalataya? O ito ay isang klase ng bagyo na gusto kong gisingin ng Diyos at merong gustong ipaunawa ang Diyos sa mga bagay na dapat kong gawin? We must repent like Jonah. Let us come back to God, for He still has a good and acceptable will for our lives. Sabi kanina, Romans chapter 12 verse 2, that we may know the good and acceptable and perfect will of God. The perfect will of the Lord for Jonah is to accept the calling right away. Diba? Kung sinunod lang sana ni Jonah ang mangaral sa Nineveh, hindi na tumakas, it is the perfect will of God. Pero hindi sumunod si Jonah, mga kapatid. But still, the Lord has a good and acceptable will for his life. At nung sumuko na siya sa Panginoon, mga kapatid, still nandun ang kamay ng Diyos sa kanyang buhay at hindi siya nagpabaya. Hallelujah. Palakpakan natin minsan pa ang Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo nga sa iyong katabi, Jonah, you cannot outrun God. Hindi mo pwedeng takbuhan ng Diyos. Hallelujah. Tayo magtatayo, mga kapatid. Come on, let's praise the Lord. Napakagandang bagay, mga kapatid, na tayo ay palaging nananalangin sa harapan ng Panginoon. Dahil one prayer to change everything, mga kapatid. Dahil alam natin walang imposible sa Diyos. Kaya nga, kung nasa bagyo ka ng iyong buhay at alam mo na ito ay dahil mo rin, when the storm is your fault, matutulang tayong lumuhod sa harapan ng Diyos, mga kapatid, at magpakumbaba. Hallelujah! Dahil alam natin yan ang sikreto upang makaalis tayo doon sa bagyo na inalaw ng Diyos na iparana sa bawat isa sa atin. Ginawa ito at inaalaw ng Diyos dahil mahal niya ang bawat isa sa atin. Gusto tayong disiplinahin ng Diyos dahil tayo ay kanyang tunay na mga anak. At alam natin, mga kapatid, na hindi ito para sa ating ipapapahamak, kundi laging mayroong great fish na ipiniprepare ang Diyos sa bawat isa sa atin kung tayo lamang ay tutugon sa kanyang mga tawag sa ating mga buhay. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Sino po sa inyo yung laging nakakapansin ngayon na palagi na lang pong may baha? Lagi na lang pong may baha, di ba mga kapatid? At yung baha po na yan ay epekto po ng malakas na pag-ulan. At ang bagyo po ay inaalaw ng Diyos na dumaan sa ating mga buhay, mga kapatid. Pero alam natin na yung pagbaha, mga kapatid, ay dahilan na yan. Man-made cause na po ito, mga kapatid. Tao na po ang may dahilan, kaya bumabaha. Dahil po ang intensyon ng Panginoon ay dumaloy ang tubig patuloy hanggang doon sa bodies of water at ito hindi manatili kung saan ito nakalagay. Bilang mga tao, mga kapatid, tayo man din ay inaalaw natin ang baha sa ating mga buhay.
The Lord just allowed yung storm sa ating mga buhay upang dumaan at may matutunan tayong lesson, mga kapatid. Pero minsan inaalaw natin na maging stagnant tayo, mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos, at inaalaw natin na bahain ang ating buhay patuloy. That is you dwelling on the after effects of rain. May mga baggage ka sa iyong buhay na matagal lang pinatawad ng Diyos at kailanman ay hindi na niya naaalala. Pero ito ang dahilan kaya hindi ka makaalis at mas tapas na lalagyan. Ang nais ng Diyos sa umagang ito, mga kapatid, ay ipaunawa sa bawat isa sa atin na may dahilan kaya may struggles ka sa iyong buhay sa mga oras na ito. At ayaw ng Lord na magkaroon ng baha sa iyong buhay. Nandyan po ang kanyang banal na espiritu sa umagang ito. Where the presence of the Lord is, there is liberty. At habang nandyan ang malayang presensya ng Panginoon, mga kapatid, don't let Him pass you by. Huwag mo hayaang hindi masolusyonan ang iyong pagsubok sa umagang ito. Let us do this through prayer, through worship, and thanksgiving unto our